Kapayapaan po ang sumaating lahat. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Aristeo Ortega. Sa araw po na ito, hindi lamang isang magandang araw ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Blessed o pinagpala tayo sapagkat ang ating Diyos na makapangyarihan ang nagkakaloob sa atin ng ating mga pangangailangan. Hindi lamang ukol sa laman, kundi lalo na ang ukol sa Espiritu. Kaya naman, sama-sama nating simulan ang araw na ito na may buhay na pag-asa sa ating Diyos na dakila. Samahan ninyo po kami sa pagtatanghal ng programang Blessed Day. Okay, sarap mabuhay na may gabay ng Espiritu Manal. Lagi na sa kalakasan, pag-away na sa A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tunay ngang pinagpala ang araw na ito sapagkat ating muling pagsasalu-saluhan ang mga salita ng ating Diyos. Gaya ng katawan na nangangailangan ng pagkain upang mapanatili ang kalakasan nito, ang ating kaluluwa ay kinakailangang makapakinig ng mga salita ng Diyos upang hindi manghina. At napakabuting bagay na ang salita ng Diyos ang pakinggan sapagkat nasusulat sa aklat ng propeta Isaias, Kapitulo 40, Versikulo 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ang salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa ay hindi gaya ng pagkain para sa ating katawan na nabubulok. Ang mga salita ng Diyos ay makapangyarihan, banal at tunay na pagpapala ang hatid sa lahat ng makikinig at isa sa puso ang mga ito. Ang atin pong let us pray para sa araw na ito ay hango sa Matthew chapter 4, verse 4. But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Narito po ang panalangin ng pangunahing lingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang matandang kapatid na Isagani N. Capistrano, na sadyang isinulat upang maging ating daily reflection, kasangkapan upang masalamin natin ang ating sarili, ang ating pamumuhay, at ang ating pagiging Kristiyano. Abba, Heavenly Father, I am offering to you my incessant prayers with thanksgiving and praising, meditating about how amazing your agape love. You abased yourself in a form of human to reveal your saving grace for us. The blood you shed on the cross is the cost you paid for us to become children and heirs of your kingdom on earth and in heaven. We were born anew of incorruptible seed through your living and lasting word. You are our beloved Father, and your most holy church is our spiritual mother. O Lord God, how blessed we are. As brothers and sisters, help us to continue developing arms of love that embraces each other. Help us to have a shepherd's heart in our own heart, so we can take care of each other and look out for one another. Teach us how to show love through sincere actions. Send us and use us, O Lord, to our brothers and sisters who are lost and strayed in faith. Finding them is the proof of our agape.
We know that they may be waiting for us, like a parched land waits for the rain. Guide us to a fruitful search, to lead them back in the bosom of your truth and in your house, until we reach and dwell forever in the heavenly mansions in eternal life. Amen. Thank you.
A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay kasalukuyang sumusubaybay sa programang Blessed Day. Maraming bagay sa mundong ito ang maaaring magdulot ng kaligayahan para sa isang sangbahayan, magandang bahay, sasakyan, o maasensong negosyo, mataas na posisyon sa trabaho ng mag-asawa o maging ng mga anak. Ngunit, para sa sangbahayan ng pinaghaharian ng kataas-taas ang Diyos, higit sa lahat ng mga ito, ang kaligayahan na kanilang nadarama sa mga salita ng dakilang Panginoon na siyang pagkain ng kanilang kaluluwa, gaya ng nasusulat sa Jeremiah chapter 15, verse 16. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, O Lord God Almighty. Atin pong tanggapin ang kakasangkapanin sa pagtuturo ng panibagong aralin ukol sa pamilyang Kristiyano na ngayon ay nakatuong pansin sa gabay ng mag-asawa. Atin pong tanggapin ang matandang kapatid na Rejem, kapatid na Ephraim Valerio. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na mathari natin at sa pamagitan ng kabanal-banalang iglesia na ating ina, kayo po ay aking muling binabati ng kapayapaan. Ako pong muli ang inyong lingkod, kapatid na Ephraim Valerio, kapatid na Rejem. At muli po isang mabuting pagkakataon ang muli ikaloob sa atin ng Panginoon upang tumalakay na muli ng mga bagay na makatutulong how to maintain yung maayos at mabuting samahan ng mag-asawa maging sa kanilang buong pamilya. Nung nagdaang pagkakataon ay tinalakay po natin yung mga alituntunin o gabay ng bawat miyembro ng sambahayan. Tayo po ng pagkakataong nagdaan ay nakalima. Tinalakay po natin yung tungkulin ng lalaki, tungkulin ng babae, at tungkulin ng mga anak para sa kanilang mga magulang at sa kanilang pamilya. At tinalakay din po natin doon yung paraan ng pagdisiplina na hindi dapat ipamungkay sa galit ang mga bata o yung ating mga anak. At kasunod po noon, sa ikalima, tinalakay natin na kung merong pag-uukulan ng magandang loob, ang bawat isa na miyembro ng pamilya, unang-unang dapat pag-ukulan ng magandang loob ay ang ating kasambahay o kapamilya. Ngayon naman po ay tatalakay natin yung ika-anim hanggang ika-sampo kung ano pa yung dagdag na kaalaman na dapat maging gabay natin para itong ating maisakabuhayan at may-apply sa ating sambahayan. Ang kasun po ay ang ika-anim. Ano pang dapat na iwasan ng mag-asawa, ng mga anak, sa lahat ng miyembro po sa sambahayan? Ito pa po sa Kolosas, ang kapitulo ay 3, ang versikulo po ay 9. Ito po ang sinasabi sa ating lahat. Huwag kayong mangagbulaan. Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. Ang pagsisinungaling po, yung pagbubulaan, ay hindi dapat na nangyayari sa isang pamilya. Yan po ay nagkukos ng atmosphere of distrust, kawalan ng pagtitiwala. Mahalaga po na maging tapat tayo sa isa't isa, yung mag-asawa sa isa't isa, yung magulang sa kanilang anak at yung mga anak sa kanilang mga magulang. At maging sa mga magkakapatid, mahalaga po na natapat, walang inililihim o itinatago. Ano ba ang kadalasan dahilan kung bakit ang tao ay naglilihim o nagtatago kapag ka siya po yung may nagawang mali o kasalanan? At dahil doon, ayaw niyang ipaalam o ipaunawa, ililihim niya ngayon. Kapag ka po ang tao, ang batay na sanay sa ganyan, lalaki siya na gayon hanggang sa lumaki po at dumami ang mga bagay na kanyang ipinagsisinungaling o inililihim. Mahalaga po na maging tapat tayo palagi sa isa't isa. May nangyayari po sa mag-asawa ay ganito. May babae, lihim na tumutulong sa kanyang mga pamilya na iniwan nung siya mag-asawa. Ayaw ipaalam sa kanyang asawang lalaki. Kasi
baka magalit eh. Baka isipin ng asawa ko, mas pinapaboran ko yung pamilya ko. Yun po ay hindi tama. Mahalaga po na alam ng lalaki yung ginagawang yaon na pagtulong ng asawang babae sa pamilya niya. Bakit? Hindi man po masama yun eh. Hindi po ba? O yung babae, tutulungan mo yung pamilya mo. Mabuti po yun. At kung yung lalaki may tamang pag-iisip, papayagan niya po iyon. Pero sa babae, dapat maging balansyado ka. Kung ikay tumutulong sa pamilya mo, tutulong ka rin sa pamilya ng iyong asawa. Ang kahinaan kasi nangyayari, minsan, pag sa sariling pamilyang pinanggalingan, eh galanti ka. Pagka sa pamilya ng asawa mo, eh kuripot ka na. Yun po ay mali. Yun po ay hindi tama. Di po ba? So, huwag kang maglilihim. Kung ano man ang iyong ginagawa o nagawang kasalanan, dapat alam ng isa't isa. Yung pagkakamali po, pagkakasala, nangyayari yan. Pero hindi dapat ilihim sa ating mga magulang. Minsan may mga anak, halimbawa, hindi maganda ang naging grades niya sa school. Eh, hindi nga niya pakikita yung kanyang report card sa kanyang mga magulang kasi nahihiya siya. Yun po ay hindi nararapat. Ano man ang maging grado mo, ano man yung kahinaan mong nagawa, pagpaalam mo sa iyong mga magulang para matulungan ka nila. At tayo naman po ng mga magulang, siyempre, kapag may kahinaan ng ating anak, may kapintasan siya, imbis na galit o pangungunsensya, eh, pangunawa po ang ating ibigay sa kanya. Para yung pong kanilang kahinaang nagawa, eh, kanilang pagsikapang huwag nang gawin. Yun po ang paraan. Hindi po pwedeng nagkamali, naging mahina ang ating mga anak, magagalit ka agad tayo, at sisisihin ka agad natin sila. So napakamahalaga po yung hindi pagsisinungaling upang laging maging mabuti ang inyong samahan bilang magkakamag-anak o magkakasambahay. Mahalaga po yan. Maging sa iyong nagastos na pera, nasirang kasangkapan, na iwalang gamit, ang dapat po maging tapat tayo. Yun po mahalaga kasi para magawa ng paraan. O nasira mo na pala yan, o ipagawa na natin. O natatakot ka kasi ikaw ang nakasira. E nangyayari po talaga yon. O natatakot ka kasi ikaw ang nakagastos. Hindi po ba? So maging tapat po tayo sa isa't isa. E ganito pang nangyayari. May mga kadalagahan, kabinataan, huli nang nalalaman ng kanilang mga magulang na may kasintahan na pala sila. Mas una pang nalalaman ng ibang tao na may boyfriend o girlfriend na pala sila. Yun po ay hindi tama. Kung may una pong dapat na makaalam ng mga importanteng bagay sa buhay ng mga anak, yun pong mga magulang. Kasi sila po yung makapagpapayo eh, makapaggagabay sa kanilang mga anak. Eh natatakot po kasi ako. Baka ako'y hindi payagan. Baka ako'y patigilin sa pag-aaral. Yun po ay maling katwiran para sa mga anak. Mahalaga po na lahat ng bagay ipagpapaalam ninyo sa inyong mga magulang, lalo na kung hindi naman ito masama. Hindi po masama na makipagkasintahan. Ilagay nyo lang sa ayos, maging inspirasyon nyo lang ang isa't isa upang lalo kayong mag-aral na mabuti at makatapos at makahanap ng maayos na trabaho. Kung iyang ililihim ninyo, eh maaaring kayo matukso, makakagawa kayo ng mga bagay na lalong magdudulot ng alalahanin o problema. So maging tapat po sa isa't isa ang lahat ng membro sa buong sambahayan. Mahalaga po yan. Yung ating maliit na anak, halimbawa, maliit pa lang, tila marunong nang magsinungaling, kaagad po ay ating sawayin. Kaagad po ay ating disiplinahin at ipaalam sa kanya na mali yung magtago o maglihim sa magulang. Kasi pagka hindi po natin sinawayan, eh kakalakihan po niya yon at madadala niya sa kanyang paglaki na hindi po mabuti para sa isang tao o para sa isang Kristiyano. So huwag magsisinungaling sa isa't isa, maging tapat palagi ang kalooban sa pagsasalita sa lahat ng ating mga gawa. Ano pa? Sa ikalawang Korinto 6:14, ano po ang dapat ingatan ng lahat ng miyembro ng pamilya? Ito po ay dagdag na gabay o alituntunin para sa ating lahat na miyembro ng sambahayang Kristiyano. Sa ikalawang Korinto 6:14, ito po ang sinasabi.
huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Ito po ay mahalaga na maingatan ng lahat ng miyembro. Tatay, nanay, mga anak, huwag tayong makikipamatok ng kabilan sa mga hindi mananampalataya. Ano po ba ibig sabihin noon? Huwag po tayong tutulad sa paraan ng pamumuhay nila. Marami pong tao, mamatanda, makabataan, mahilig gumimik o salayaw. Inuman, katuwaan, na yung pong nagiging halos araw-araw na paraan ng buhay nila. Totally hindi po masama na mag-celebrate ang paminsan-minsan ay makipagkatuwa sa ibang mga tao. Pero hindi po yun ang dapat paghahanapan natin ng katuwaan o kasiyahan. Huwag po nating iuugnay doon sa kalayawan ang ating kaligayahan. Huwag po tayong tutulad sa kanila na mas mahalaga ang mga material things, yung trabaho, yung negosyo, sapagkat hindi po gayon ang ating pagkaunawa sa kalooban ng ating Panginoon. Marami pong kabataan, walang galang sa magulang, mga irresponsible. Huwag pong gagaya ang kabataang Kristiyano sa gayong kabataan. May mga kalalakihan po at babae na mag-asawa na, nai-involve pa rin sa ibang babae o ibang lalaki. Yun po ay nangyayari sa maraming mga mag-asawa na. Kung yun po ay nagagawa ng mga hindi mananampalataya, hindi po dapat na nangyayari sa mag-asawang Kristiyano yon. Yun po ang hindi pakipamatok ng kabilan. Hindi naman po sinasabi na hindi na ba tayo makikisalamuha o makikisama sa kanila. Hindi po gayon. Hindi po kasi natin maiiwasan sa opisina, sa trabaho, sa palengke o saan man. Tayo po yung makakasalamuha ng hindi mananampalataya. Pero hindi po nangangahulugan na tayo makikisama na sa kanila na maling paraan ng pamumuhay, maling mga pag-iisip at mga pananaw. Tayo po yung mga tunay na mananampalataya na may dapat na tamang itinataguyod na paraan ng pamumuhay. Maraming mga tao, kababain, mahilig sa chismis, paghahatid dumapit, o babaeng Kristiyano ka, hindi ka dapat mahilig sa chismis. Di po ba? Maraming kalalakihan, mahilig sa inuman, sa bar, sa mga beer house. O, lalaking Kristiyano ka, tatay kang Kristiyano, hindi ka dapat mahilig dyan. Yun po ang mga simpleng halimbawa ng hindi pakikipamatok dun sa mga hindi mananampalataya. O, kabataan ka, ang kabataan ngayon, mahilig sa tattoo. Di ba? Mahilig sa gimmick, mahilig sa mga katuwaan. O, pamilyang Kristiyano ka, hindi ka mahilig sa mga bagay na gayon. Yun po ang pinaiwasan sa atin ng ating Panginoon para manatiling pure ang ating pagiging Kristiyano, pagiging pamilyang Kristiyano. So huwag tumulad sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, ano pa ang mga dagdag na alituntunin? Sa ikalawang Korinto 9:6-8, ito po ang ating mababasa. Datapat sinasabi, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani namang bahagya, at ang nag-aasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasyan ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sa pamilya po, mahalaga na maging panuntunan o gabay ng lahat yung magbigay sa gawain ng iglesia. Huwag pong maging sarado ang kamay sa mga pagtulong, lalo na po sa mga pagtulong pinansyal para sa pangangaral, para po sa kapakanan ng mga kapatid na nangangailangan. Maging bukas ang palad, maging bukas ang kalooban sa pagbibigay ng mga financial things. Kaya kami trabaho, kaya kami maayos ng negosyo, ang lahat ng iyay paraan for you to do many good things. Yan po ang nais ng Diyos. So, ituruan po ang ating mga anak na maging generous sa pagbibigay sa gawain sa iglesia, maging sa pagbibigay sa pangailangan ng ating kapwa. Mahalaga po yan. Family rules po yan. Maging gabay o panuntunan. Magbigay ng masaya ang kalooban. Huwag ka tila ng hihinayang. Ba't ka manghihinayang sa isang bagay na ang napapabuti ay ikaw?
Oh, maaari nating isipin, eh, paano ko mapapabuti, nabawasan nga yung pera ko. Eh, nakagawa ka ng kabanalan, yung binigyan mo, hindi eh. Maaari matuwa siya, maging masaya kasi tumanggap. Pero, ikaw na nagbigay, tayo po na nagbigay, nakagawa ng kabanalan. Diba? It is better to give than to receive. Eh, sa boxing, baliktad. Sa boxing po, it is better to give than to receive. Diba? Kasi pagka nagre-receive ka ng laging suntok, eh, talo ka. Pero pag nag-give ka ng suntok sa kalaban mo, panalo ka. Baliktad po yon sa pamilyang Kristiyano. It is better to give than to receive. Ano pa ang ilang panuntunan na dapat po nating panghawakan? Sa unang Korinto naman, 6:19-20, ito po ang sinasabi. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap nyo sa Diyos, hindi kayo sa inyong sarili? Sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. We are all expensive. Lahat po tayo mamahalin sapagkat binili tayo sa halaga ng Panginoon. At ang halagang iyon, yung kanyang banal na dugo. So yung pagkakabili po sa ating pagkatao, sa katawang ito, mahal. Hindi mumurahin, hindi cheap, hindi bargain. Kung gayon, eh, patunayan po natin. Ayon sa ating nabasa, ang katawang ito ay templo ng Espiritu Santo. So luwalhatiin po ng ating katawang ito ang ating Panginoon. So yung mag-asawa at yung mga anak, yung katawang bigay sa atin ng Diyos, yung physical body na ito, dapat po eh templo ng Holy Spirit. Ang katawang ito ay nagiging kasangkapan para makagawa ng maraming mabuti at mga kabanalan. Pero halimbawa, ang katawang ito ay nagiging templo ng pangangalon niya, ng iba't ibang mga bisyo, pagsusugal, paglalasing at iba pang mga bisyo. Eh, nasasayang po yung pagkakabili sa atin ng ating Panginoon, nawawala ng kabuluhan. Subalit kung ito po'y ating patuloy na iniingatan, halimbawa, naging kasangkapan para magpatawad, naging kasangkapan para magbigay, nakasasamba sa Diyos, nakatutulong sa kapwa, nakapag-iingat sa mga pangangalo niya at ipong mga bagay na hindi tama. We are glorifying God sa pamagitan po ng ating katawan. Naluluwalhati po ng ating katawan ang ating Panginoon. Yan po ay templo ng Holy Spirit. E paano ka pag-aharian ng banal na Espiritu kung meron kang sama ng loob, meron tayong bitterness, meron tayong kasalanang hindi matakasan bilang mga tao? So mahalaga po na maging templo ng Holy Spirit ang ating katawang ito para gumawa ng mabuti, makagawa ng mga kabanalan. Sa huli, ano pa ang isang tulong na paraan o gabay ng bawat miyembro ng pamilya? Colossians 3:23, ito po ang ating mababasa. 3:23. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ito po ay mahalagang payo sa ating lahat. Tayo po ay may kani-kanyang tungkulin sa ating pamilya. Ang tatay, ito po pangunahing breadwinner. Ang nanay, ito po ang pangunahing tagaayos sa kanilang tahanan, tagapagkalinga ng kanilang mga anak. Yung mga anak ang tungkulin niyan, tulungan sa house chores, gawain sa pamilya ang kanyang mga magulang, ang tungkulin nila mag-aral na mabuti, at tayo po may mga kani-kanyang tungkulin din sa iglesia. Ayon po sa ating nabasa, gawin natin ng may kasipagan, buong puso ang anumang ating gawain o tungkulin. Nakagaya baga na ito yung ginagawa natin para sa Diyos. Di ba? Ibig sabihin po, we should be doing our best para magawan tama at mabuti ang ating gawain sa ating tahanan at maging gawain po sa iglesia. And it will take a lot of effort at sacrifice. Eh, yung iba po, anong nangyayari, yung tungkulin sa bahay, napapabayaan, masipag sa tungkulin sa iglesia. At dahil doon, hindi niya ngayon mahikayat ang kanilang kasambahay na hindi pa ka pananampalataya. Bakit? Eh, tamad yan sa gawain dito eh. Panilagi na lang nandun sa kapilya. Yung tungkulin niya dito, hindi nagagawa. Mali po yun. Tayo bilang mga Kristiyano, pagbutihin ng gawain sa iglesia, pagbutihin ng gawain sa ating tahanan, sa gayong paraan, mahihikayat po natin ang sino man na sa atin po'y nakakakita. At ang ating motivation, ginagawa po natin to para sa Panginoon.
At para sa Panginoon, syempre, yung the best. Hindi po mahalaga sa Diyos yung tayo maging the best eh. Ang importante sa Diyos, we should be doing our best for Him. O mga awit ka, pagbutihin mo na umawit. Ikaw ay ministro, pagbutihin mo pagiging ministro. Kabataan ka sa iglesia, maging mabuti kang kabataan. At kasabay nito, pagbutihin natin ang pagiging tatay, ang pagiging nanay, at ang pagiging mga anak. At higit sa lahat, ang pagiging mabuting kapwa-tao. Tandaan po natin, ang pamilyang Kristiyano po, ang sambahayang Kristiyano, pwede pong sabihin, it is a master's workshop. Ang tahanan po natin, workshop po ito ng ating master, ng ating Panginoon, na kung saan hinuhubog po tayo to become a better person, to become a better Christian, sapagkat nais po ng Panginoon maging kalarawan niya tayo. Yung kanyang karakter, yung kanyang image, yung siya po ay nagkatawang tao, yung po ang nais ng Panginoon na mataglay po natin o sumaatin. Sa gayon, maging karapat dapat po tayo sa kanyang mga pagpapala. At malaking tulong po para magawa natin yon, na yung mga alituntuning ito, yung mga gabay na ito na tinalakay sa atin, ating pong pagbulayan at sikapin po nating maisa kabuhayan. Sa mga taga-subaybay, salamat po sa matyagan ninyong pakikinig at panonood. Sana po tayong lahat ay pagpalain ng ating mga napakinggan. Magawa po natin to sa ating buhay, sa ating pamilya, magmula ngayon at magpakailanman. Tayo po ay sumapit na sa dulong bahagi ng ating programa. Kaya't bago po ang pansamantalang pagtatapos ng programa para po sa umagang ito, tayo po ay mag-ukol ng isang panalangin upang ating hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang oras ng araw na ating lalakaran. Sa bahagi po na ito, pangungunahan po tayo sa pananalangin ng isa sa mga ministro sa kabanal-banalang iglesia, ang kapatid na Armando Aduna. Salamat po at magandang umaga po sa mga tagapakinig at tagasubaybay ng programang ito na Blessed Day. Salamat po at patuloy na inyong tinataguyod, sinusubaybayan ang Blessed Day. At ang layunin po ng programang ito ay upang maipabot sa inyo ang layunin kung bakit patuloy na sinasagawa ang programang ito. Malaman ninyo ang dakilang katotohanan na nais ng Diyos na makabit ninyo na ito ay nakabit namin na mga magkapatid sa loob ng kabanal-banalang iglesia. At upang patuloy po tayong gabayan ng ating Panginoon, ay mananalangin po tayo ng isang panalangin ng pamamagitan. At pinakikiusapan ko po, maaari ang bawat isa na nakikinig ay ipikit ang ating mga mata. Samahan po niyo ako sa isang pananalangin. Aba, Panginoon naming Diyos, Ikaw na dakila, banal at pinakamakapangyarihan. Ikaw na sa amin ay patuloy na gumagabay, patuloy na nagpapala sa pang-araw-araw naming buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. At sa paglalakbay namin ito, iniingatan mo kami. Dakilang man namin Diyos, kung paano na kami ng mga anak mo tinawag sa iyong banal na bayan ay lumalapit sa iyo upang ang aming mga kaibigan na ngayon ay nakikinig ng programang ito ay sa pamagitan ng panalangin ito ay mailapit namin sa iyo. Nalalaman po namin, Panginoon, na sa ibabaw ng sanglibutan ito, sa ginagawa naming araw-araw na pamumuhay, patuloy na ang pakipagbaka namin. Maraming mga kaibigan namin ang dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok, mga tiisin sa buhay na ito, na ito ang minsan ang nagiging dahilan upang panghinaan sila ng kalooban. Kaya naman, Ama, alang-alang sa dakilang gawaing patuloy na itinuturo mo sa amin sa pamagitan ng panalangin ito, pinamamanhik namin sa iyo, Panginoon, na patuloy po silang tulungan sa kanilang mga pamumuhay. Dugtuan po ang kanilang pangailangan sa buhay na ito. Higit sa lahat, Ama, buksan mo ang kanilang mga puso
upang sa pamamagitan ng programang ito ay maipadama namin ang dakilang pagmamahal na ito ang nais mong magawa ng bawat sa amin. Ito ang maging tungtungan ng aming pamuhay upang sa lahat ng mga tao na aming nakakasalamuha, maipakita namin ang dakilang pag-ibig na siyang ginawad mo sa bawat sa amin. Tulungan mo ang aming mga kaibigan, patuloy po silang ingatan sa kanilang pamuhay. Ang iba rito ay nagtataglay ng mga karamdaman ukol sa kanilang lupang katawan. Ama, namamanhik po kami na ikaw po ang patuloy na tumingin sa kanila, ikaw ang siyang humplo sa kanilang mga puso, sa kanilang mga lupang katawan. Ano man ang kanilang naging suliranin, ito ay huwag nilang tingnan na isang pagpapahirap, kundi ito ay maging isang pagsubok, at ang pagsubok na ito ay magpakita sa kanila upang muling bumalik sa iyong banal na pangalan. Magkasama-sama kami na patuloy na magpuri at dumakila sa iyong kabanal banalang pangalan. Dakilang Panginoon namin Diyos, ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa paglalakbay namin dito sa ibabaw ng sanglibutan, wala kaming magagawa kung kami ay iyong iiwan, kung kami ay iyong pababayaan sa buhay na ito. Kaya naman Ama, dahil sa pananampalatayang pinagkaloob mo sa amin, natutuhan namin na patuloy na lumapit sa iyo, hindi lamang kami na mga magkapatid, pati na ang aming mga kaibigan na ngayon ay nakikinig sa programang ito. Ipatagos mo sa kanilang mga mahal sa buhay, upang ang iyong banal na espiritu ay kanilang matagpuan, at ang kalinsabay nito Ama, mabuksan sa kanilang mga puso ang tamang daan na dapat tahakin tungo sa patuloy na pagpapala na ipinagkakaloob mo sa bawat sa amin. Lubos ang aming pag-asa Ama, nananalig kami na ang aming dalangin ito po ay iyong dinirinig, tatanggapin mo at pagpapalain ang aming mga kaibigan na patuloy na nakikinig at nagtataguyod ng programang ito. Kami naman ang mga magkapatid sa loob ng kabanal-banalang iglesia ay makita mo na patuloy din silang nililingap ng agape na nanais mong magawa ng bawat sa amin, makita mo sa amin, at ito ang maging dahilan upang sila rin naman na mga tao dito sa ibabaw ng sanglibutan, na lahat ng parte ng bansang ito ay makasama namin na naglilingkod sa iyong kabanal-banalang pangalan. Lubos ang aming pag-asa, nananalig kami Panginoon na ang aming mga dalangin upo yung dinirinig, tatanggapin mo ang aming mga kahilingan, tatanggapin mo ang aming mga pagpasalamat, sapagkat ang lahat sa iyo po namin dinadalangin sa tanging mo lamang pangalang Kristo Jesus, aming ng hari at dakilang tagapagligtas. Sana po ay patuloy niyo po kaming samahan sa mga kasunod na pagtatanghal ng programang Blessed Day, at sama-sama nating muling tanggapin ang araw na pinagpala ng kataas-taasang Diyos. Akin din po kayong inaanyayahan na manatiling nakatutok sa channel na ito para po sa iba pang mga programang tiyak na bubusog sa ating mga kaluluwa. Muli, ito po si kapatid na Aristeo Ortega para sa programang Blessed Day. Hanggang sa muli po nating pagkikita, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Let us all have a blessed day.